Ito ang gobyerno na magrurul sa buong mundo. Subukan nyo kaya na hindi kayo titira sa ating kalupaan. Saan kayo pupunta? Napakaswerte ng OFW! Ang ating leader, si Bay Adoracion, talagang istorking-istorking Espanyol eh. Bumalik na kayo, mga kapatiran natin, sa lupang pangako. Inihanda po yan. Dahil meron tayong mga programa. Ang ating MCOG, marami po yung programa na nakatalaga. Ang Pentagram, ang Alpha Omega International Development Foundation, nandiyan po yan, nakahanda rin yan. At ang ating semi-contact, nandiyan rin yan sa ating mga gadget to come. Marami po tayo. Pinaghahandaan po ni Queen at sinusuportahan ko ang programa ng Pentagram at ng semi-contact at ng Global Business Consortium sa darating na September 11. Congratulations po sa inyo, Sultan Amiril Momini, Sultan Johan Candau the First, lahat kayo na mga nagtatrabaho para sa preparasyon, iyan ay ipapakita natin sa buong mundo na ang lupang pangako ay talagang nakahanda para sa pagbabalik ng bawat isa sa inyo. There is no sweeter than to be home. I would like to welcome you home. And that is my promise when I made this mission. Kawawa kayo. Napakayaman natin. Subalit, ang ating mga liderato ay hindi nag-focus para tulungan kayo. Ito ang pagkakataon ninyo. Maraming gustong tumulong sa inyo. Pero inuuna ang bulsa. Yun ang masakit. Marami tayong pundo para dyan. That is the main priority ni Queen at ni King, ang Economic Development Program. Kaya nga iniipon ko bawat company. And I thank the Imperial Federation of Farmers and Fishermen in Mindanao and Palawan. Lahat kayong mga association, mag-contact kayo sa akin. Kasi I created all of these associations with the premise na maaayos ko kayo at mabibigyan ng magandang buhay ang mga kasama natin na sinasakupan, members natin. Yung mga nagtalikod at maraming violations, kung gusto ninyong matulungan ko kayo, isurrender ninyo balik ang association. Kasi hindi nyo rin kaya iyan ayusin. Without the Imperial Federation of Farmers and Fishermen, the Umbrella Company, alam ko na hindi nyo kayang ayusin ang mga lisensya, ang mga requirements ng gobyerno ng Pilipinas. It is a fact. Kaya nga tinanggap ko kayo. In-embrace ko kayo. Kaya nga, Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan, keep up the good work. Hindi dito super talino to become a president. Ang tinitingnan ko dito, may puso sa tao at marunong sumunod sa patakaran at hindi masama ang bibig at hindi yung naninira sa publiko. Nabigyan lang kayo ng authority, pero umarangkada kayo sa mali. Ngayon dumating na ang panahon. Dahil ang panahon ay hindi mapigilan dahil kailangan kong idaloy ang grasya sa tamang pamamaraan.
ang mga lolo gumagaya. Ang kailangan nila, iyan ba? Ay tama? Lahat ba ng kumpanya na ginagalawan, binibigyan ng pagkakataon, ay angkop ba doon sa programa na pangkabuhayan na kung saan ang mga tao ay makikinabang? Hindi yung politiko, hindi yung gobyerno na kung saan ang tinitingnan lang nila yung funding. Ang funding, pagdating sa inyo, wala na dahil nakat na nila doon pa sa taas. Iiwasan na natin iyan. Kaya nga ngayon, dinidirekta, barangay base. Kaya nga, di ba, binigyan ko kayo sa papo. Ang papo, alam natin na nandiyadyaan yan, barangay protection program ko iyan. Dahil meron tayong mga gagawin na development. Paano yan? Nandiyadyaan, kaya nga sabi ko, yung mga armadong grupo, welcome back. Marami na kayong bumaba, maraming salamat. Dahil ang armas natin ngayon ay para solusyunan ang gutom na ating dinaranas ng 58 kataon. Wala na tayong panahon makibaka sa kabukiran. Ang laban ay dito sa kalupaan para ibungkal ang ating mga kalupaang sinasaka. Kaya magsasaka at mangingisda ang prioridad ni Queen at ni King para dito sa gagawing economic program natin. Yan ha, titingnan niyong mabuti. Kaya nga lumabas ang ating MCOG, Kintal Financial System, na yan ay maraming mga programa. Siyempre, nandiyadyaan din ang ating mga kapatid na matataas na mga intellectuals. So, iniipon ko kayo. Yan ang ibig sabihin. Paano natin mapauwi ang OFW, ang ating mga kapatid na matagal nang sa Amerika, yung mga retirees natin, kung hindi natin sila tutulungan? Anong mangyari sa kanila kung hindi tayo magbigay ng employment? Paano mga employment nila? Paano sila susurvive? So therefore, kayo ang prioridad na magtrabaho sa mga ahensya na nakatalaga sa ngayon. Yung mga companies na itinatag natin. Siyempre, magkakaroon tayo ng massive development program. Ano yun? Hindi magpatayo tayo ng mga buildings, housings, lahat iyan. Kasi paano natin ma-develop ang lupang pangako kung hanggang dyan lang tayo sa lupa? Kailangan natin maging productive. Kaya nga, tuturuan kayo. Aayusin kayo. Respect your leaders and mga leaders. Huwag kayong masyadong arrogante. Pag binigyan kayo ng otoridad, you must always go back to the one who gave you authority. Hindi yung nangunguna kayo. Kasi diyan nalilihis ang lahat. Maski sa gobyerno, kailangan continuous education, educational program ang ibigay sa bawat programa. Dito nakikita ninyo, napakatindi ang ating mga ginagalawan ha. Ngayon, marami tayong mga detractors nanonood. Bato-bato sa langit, matamaan, huwag magalit. Kasi ako tapos na. Hindi ako magsalita kung wala akong pruweba. Tandaan nyo yan. Kaya nga yung mga inis na inis sa mukha ko, ipasensyahan tayo. Iyan lang ang binigay ng Diyos Ama sa akin. Ipasalamat ako. I am the creation wherein I just have to say to you, I am still blessed because I use this face, I use this body to proclaim that I am the creation of God, of Allah. Diba? Ang kagandahan, hindi nasusubok sa mukha. Iyan ay nakikita sa pagkatao. Kaya nga, unti-unti kong hinihimok kayo. Hindi kailangan kolorete. Hindi kailangan ng too much makeup.
ang kailangan sa atin, the natural beauty na galing dito, na pure ito. Eh, ang nakakatuwa eh, marami pa rin chismis. Yung mga chismosa, eh nako, kawawa kayo, babalik yan sa inyo. The more you speak ill against anyone, ipagbumwelta yan at nalaman, di mawawala yung respeto sa inyo. Yan ang iwasan ninyo. Kaya nga sabi ko sa mga kasama ko, dahan-dahan ka nunay, dahil ang tao, pag nawalan na ng amor, ay talagang hindi nyo na mahahawakan at hindi nyo na makakausap. Truth will always be truth. Kasi dito, hindi ito subukan ng kapangyarihan. Ito ay dapat tayo marunong sumunod sa may otoridad. And what is authority? Authority is always